Meron kaming nabiling alimasag sa fish market. So, bibihira kaming makakuha ng alimasag or alimango kasi masyado kaming malayo sa fish market. We have to travel 1 hour to go to the fish market para makabili. Kaya pag may nakikita kaming mga isda na maganda or mga seafoods na sariwa, binibili namin. So ngayon, nakakuha kami ng magandang alimasag. Lutuin natin siya ngayon, ginataan. Welcome back sa panibagong episode ng mga lutong bahay ni Ayan. Ang ating recipe for today, ginataang alimasag. So yung ginataang alimasag na gagawin natin ngayon, this is my own version of cooking it. Hindi ko alam kung paano yung pagluto ng iba, pero ganito ko lutuin yung ginataang alimasag ko. Yung mga ingredients natin, we have our crab, onions, garlic, ginger, coconut cream, and our pet chai. Okay. Antayin lang natin 1 minute yung pan, pwede na tayong mag-start. Okay, simulan na natin. First, lagay tayo ng oil sa pan. Tapos, ilagay natin yung ating onion. And then, isulod na natin yung ginger. Sama na rin natin yung ating garlic. Palalabasin lang natin yung flavor ng ating garlic, onion, and ginger. Pagkatapos nun, pwede na natin ilagay yung ating coconut cream. So, ilagay na natin yung ating coconut cream. What's coconut cream? What's coconut cream? Why is this coconut cream? Is it tasty? Man. Is it tasty? When you just... Come in? Yeah. Hi. So, pakuluan lang natin yung ating coconut cream bago natin ilagay yung ating crab. So, haluin lang natin siya continuously para hindi siya magbuo-buo. Lalo na kapag ang ginamit natin na coconut milk ay yung fresh na coconut milk. Kumukulo na yung ating coconut cream, pwede na natin ilagay yung crabs natin. Tip! Sa luto ng crabs, kung ayaw nating matanggal yung mga galamay niya, lagyan natin muna sila sa freezer for a while para hindi siya matanggal sa katawan ng crab kapag nilalagay na kapag niluto natin siya. Ayusin lang natin yung crab natin sa pan. Tapos, isabay na natin yung ating chilies para lumasa na siya. And then, we can cover our pot and let it simmer hanggang maluto yung crab. Check natin. Nagbago na yung color niya. Konti na lang luto na yan. Siguro 5 more minutes and then we can add our vegetable. Kung napansin nyo, hindi pa ako nilalagay ng seasoning. Usually, kapag guluto ako ng crab or shrimp, ang seasoning o yung salt, nilalagay ko yan towards the end na ng cooking process. Kasi minsan, yung crab or yung shrimp, meron siyang natural na saltiness na taste na sa kanya. So, kung lalagyan ko siya in the beginning ng cooking process, pwedeng maging sobrang alat siya. So, ako, ang ginagawa ko usually, gagawin ko siya towards the end. So, titikman muna natin kung okay na yung lasa niya. Kung hindi pa, then that's the time na mag-a-add ako ng
ng salt or kung ano man yung kailangan pa para ma-enhance yung flavor. Okay, so 15 minutes na siyang nagbo-boil. Pwede na natin ilagay yung ating pechay. Pero bago yan, tikman muna natin para ma-adjust natin yung lasa niya. Konting-konting asin na lang yung kailangan. Tapos, lagyan na rin natin siya ng pepper. And then, patong natin sa ibabaw yung pechay. So, after 5 minutes, luto na yung ating vegetable. Pwede na tayong mag-serve. Na yung ating crab, ginataang alimasag with pechay. Kain na tayo!